Magandang araw, sisters and brothers. Ako po si Eric Rivas. Nagagalak po ako na kayo'y makasamang muli dito sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango po sa Lucas chapter 17 verses 20 to 25. Basahin ko po. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari, ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Pamilyar po ang karamihan sa atin sa panalangin na kung tawagin natin ay Ama namin. Madalas atin itong inaawit sa misa at may linya po roon na ang sabi ay mapasa amin ang kaharian mo. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa ating ebanghelyo ngayon, ito na naman po ang mga Pariseo at sinusubukan na namang hamunin ng ating Panginoong Jesus. Walang kadala-dala, di po ba? Okay lang, trip nila yon. Ngunit sa kanilang tanong kung kailan itatatag o kailan darating ang kaharian ng Diyos, mariing sinabi ni Jesus na walang makakaalam at wala ring palatandaan na magbibigay babala kanino man. Noong nakaraang buwan, nabanggit ko po ang halaga ng paghahanda. Kung maaari po ay huwag po tayong masyadong umasa sa mga senyales o mga palatandaan na malapit nang dumating si Jesus. Tiyak po yun na darating siya. Hindi na siguro mahalaga na malaman natin ang eksaktong petsa. Ang mahalaga ay malaman natin ang nais niya para sa ating lahat. At yun ay ang matutunan nating purihin, mahalin at paglingkuran siya. Gayun na rin sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa, ang magmahal at maglingkod sa kanila. Hindi po madali, pero hindi rin po komplikado. Simple lang naman din. Tama po na balang araw ay darating ang araw ng Diyos, ang araw ng anak ng tao. Ngunit ngayon pa lamang ay binabanggit na ni Jesus na narito na ang kaharian ng Diyos sa puso ng mga taong pinili na manalig sa Kanya. Wow! Kasama yata ako doon. Baka kasama ka na rin doon. Narito na pala ang kaharian ng Diyos sa kasalukuyang panahon at kalagayan natin. Yun ay kung pinapayagan nating maghari siya sa ating puso at kumukuha rin tayo ng lakas at kakayanan sa mga taong nakapaligid sa atin. Taglay ang pag-ibig ni Jesus sa kani-kanilang mga puso at pamumuhay. Baka yan na ang senyales ng pagtatag ng kaharian ng Diyos, ang palatandaan na ating inaasam. Hindi naman po masama ang maghintay, pero mas makabubuti po siguro sa atin kung habang tayo ay naghihintay, ay matutunan nating isabuhay ang pananalig sa ating Diyos. Sa tingin ko, gusto ni Jesus yun para sa atin. Salamat po mga kapatid. Baka pag nag-like and share ka sa maikling pagmumuni-muni na ito, kahit munting bahagi ng kaharian ng Diyos ay maihandog mo sa iyong kaibigan, kamag-anak o kakilala. God bless po.